Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Makinig lagi 7:30 to 8, Monday up to Friday, DWBL 1242 kHz. Sa Facebook, hanapin niyo po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-like niyo, i-share niyo pagka napanood niyo. Ganun din po sa aking YouTube channel, pwede rin niyo po akong hanapin doon. Hanapin niyo po yung pangalang Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para mapanood niyo lahat yung aking lecture. Ako po ay si Ma'am Rose, isa po akong health educator. Hindi po ako medical doctor. Nagtapos po ako ng bachelor's degree in education. Nagpatuloy mag-aral ng public health. At nagtapos ng natural medicine, alternative medicine sa San Diego, California. Ganun din po sa Waymar Institute sa Caramento, California. At saka po yung School of Alternative Medicine sa Waymar Institute o dito sa Palm Springs, California. Ang mga information po na binibigay ko sa inyo ay payo lamang. Hindi ko layunin palitan ang serbisyo ng yung doktor. Ano mang sakit meron kayo, kailangan po kayo magpa-check up at iwasan natin ang self-medication. Prevention is better than cure. We need education more than medication. Sabi ko nga po, ang pagbabasa ay napakahalaga. Meron tayong guide sa mabuting kalusugan. Naririto po yung ating Health at Home Magazine, na ito po yung National Journal for Better Living. Kunais po natin ang update, yung up-to-date na yung talagang napapanahong information sa kalusugan na nagtuturo ng natural remedy. Ito rin pong Health and Home Magazine. Kaya 1,275, meron po tayong 2015, 16, 17, 18, 19 na bookbound ng Health and Home Magazine. Maganda po, magkaroon kayo ng isang kopya nito. Ay, ganun din po yung ating Healing Wonders of Water, kung paano ang tubig ay makakagamot ng maraming uri ng karamdaman mula liglagnat hanggang trangkaso. Ito naman po ay 775. Yung aklat po nating malaki dito, yung ating Natural Remedies, no? Natural Remedies for Encyclopedia. Ito po ay sabi nga America's Master Book of Home Remedies. Merong 11,000 natural remedies na tinatalakay sa mahigit na 700 sakit. Tinatalakay yung kung ano yung nature ng sakit, signs and symptoms, at anong natural remedies na nababagay doon. Ito po ay hard copy. Ang halaga po ng aklat na ito ay 4,800. Magkaroon po kayo ng kopya na gabay sa mabuting kalusugan, pwedeng itong i-deliver sa LBC o kaya pumunta kayo sa ating opisina sa Lagman Building sa Blumentritt para mabili nyo po itong aklat na ito. Ang pagpunta po sa bukas pong ating Lagman Building, Webes at saka Biyernes. Pag Thursday, ito po ay 2 to 4 ng hapon. Magsadya kayo doon, makabili kayo ng ating mga products. At Friday, ako po ay nandun every Friday, 10 to 12. Ang pagpunta po, no, para iwas traffic, sakay kayo ng LRT. Bababa kayo ng Blumentritt LRT station. Pagbaba nyo ng LRT station sa Blumentritt, doon sa kanto, makikita nyo po yung 7-Eleven. Nasa third floor po tayo, room 315. Pag-akit nyo sa third floor, turn left. Okay? Ngayon po, ang sabi po nitong ating Natural Remedies Encyclopedia, tatalakayin natin ano po ba ang magandang yung lunas pag ikaw ay sinisikmura. Alam mo, ang sakit ng tiyan, minsan mahirap hanapan ng natural na lunas. Bakit? Kailangan mo munang hanapin ang pinakasanhi ng pananakit ng sikmura mo. Saan ba galing yun? Marami pong causes yun. Bago mo lapatan ng lunas, alamin mo muna bakit sinisikmura ka? Bakit sumasakit ang tiyan mo? Kaya ngayon, dapat tukuyin mo muna. Pero po ito yung general na dapat mong gawin pagka sinisikmura ka, masakit ang tiyan mo. Una,
tuwing umaga, wala pa lang manantian mo, inom ka ng 3 basong tubig na maligamgam, no? Ito'y nakakalinis ng ating katawan, nakakalis ng lason sa ating sistema. Kasi yung tubig na mainit, tumutulong para matunaw agad ang pagkain sa tiyan mo at para maganda ang pagdurog at pantunaw mo. Kaya huwag kang iinom ng malamig na tubig, kailangan mainit na tubig. Tumutulong ito para magkaroon ka ng good digestion, especially after meal. Diba yung ugali natin, pagkakain mo, ang sarap uminom ng tubig na malamig na may yelo. So huwag mo ugaliin yon. Napipigil ang magandang action ng pantunaw mo pag uminom ka ng tubig. Yung mga sebo mula sa kinakain mo, nagkukulta, no, nagiging malagkit. At nagiging dahilan nito ng pagkakaroon mo ng kabag o hangin. Kaya para manatiling maganda ang pantunaw mo, wala sakit ng tiyan at sikmura mo, ugaliin mo na pagising mo sa umaga, ikaw ay umiinom ng tubig na mainit. Pagkatapos mong kumain, alisin mo yung cold water mo, ice cold water, palitan mo ng mainit na tubig. So, tapos, pagka sibukan mo din, pag sinisikmura ka, masakit ang tiyan mo, kumuha ka ng bote, lagyan mo ng mainit na tubig. Huwag naman po yung sobrang init. Kailangan mo yung init na kaya ng balat mo. Ang init kasi ay nakakapagpa-relax ng tensyonadong mga kalamnan, lalo na yung tiyan mo. Kapag masakit ang tiyan mo, humihilab, ibig sabihin, hindi relax. Kaya yung mainit na inilagay mo, ipinatong mo sa tiyan mo, ito po'y nakaka-relax, nababawasan ang hilab ng tiyan mo. Kuha ka ng isang bote, punuan mo to ng tubig, na yung kaya ng balat mo yung init, pagkatapos humiga ka sa komportabling posisyon, ipatong mo yung mainit na bote sa tiyan mo. Dapat, para hindi ka mapaso, pwede itong balutan mo siya ng towel. Kailangan saradong-sarado, baka tumagas yung mainit na tubig, mapaso ka pa. Okay, gawin mo ito sa loob ng 15 minutes hanggang kailangan mo pa. Baka kailangan mo pa, pwede ka pa ulit alisin mo na yung lumabig na tubig, magdagdag ka ulit ng mainit na tubig. Pag hindi umabot ng 15 minutes, yung tubig na mainit na inilapat mo sa tiyan mo. O kaya, ang pwede mong gawin, sabi po ng ating libro ng Healing Wonders of Water, page 63. Itong tawag ay fomentation. Yung fomentation, ito po yung meron kang kumukulong tubig, no? Ito. Yung sa kumukulong tubig, kuha ka ng isang tuwalyang makapal, yung ginagamit natin sa pampaligo, mahaba at makapal, mula sa kumukulong tubig, ito po ay pigain mo. I-fold mo muna into half. And then, pilipitin mo na agad. Yung gitna, ito ay ilublub mo doon sa kumukulong tubig. Tapos, hilain mo sa magkabilang dulo para mapiga mo yung tubig. Pagkatapos, yung dalawang tuwalyang makapal, ilatag mo yan sa ibabaw ng mesa. And then, yung mainit na tuwalya nang galing sa kumulong tubig, yung piniga mo na, ibalot mo sa dalawang tuwalya na makapal para yung tube, yung init, hindi agad sisingaw. Yung init na yan, ilagay mo yan sa tiyan mo. Hayaan mo hanggang lumamig. Mag-ingat ka sa paglalagay ng mainit sa tiyan, delikado yan sa appendicitis. Sasabog ang appendicitis mo pag naglagay ka ng mainit na tuwalya. Paano mo malalaman na ang sakit ng tiyan mo ay dulot ng appendicitis? Doon sa pusod mo, ito yung pusod mo, no? Sa bandang itaas ng pusod mo, doon sa bandang kanan, ang sakit. Tapos pag pinindot mo, masakit. Pag pinindot mo pa doon sa bandang ibaba, hanggang doon sa singit, napakasakit. At wala kang ganang kumain, nagsusuka ka, at sobrang sakit ng tiyan mo, at namamaga ang tiyan mo, at nilalagnat ka, diba ang normal body temperature, 37. Pag nag 38-39 ang lagnat mo, maaring ito'y simptoma ng appendicitis, kaya masakit ang tiyan mo. At gusto mong umutot, di ka makautot. Yan,
Kaya pag ganitong nararamdaman mo, huwag kang maglalagay ng mainit na tuwalya. Pag naglagay ka ng mainit, pwedeng pumutok yung appendix mo. Pag pumutok yan, pwedeng kumalat kasi nanana ang laman nun eh. Kakalat yung impression sa tiyan mo, ito'y nakakamatay, kaya kailangan ito ng magdala yung emergency, immediate, no, surgery para tanggalin ang appendix at linisin yung abdominal cavity mo. Kasi po, ang appendicitis, ito isang serious belly pain. Napakasakit nito. Na kaya pagka meron kang belly pain, huwag kang, kung ang kaso mo, ito pong lecithin na ito, ito ay natural source po ng choline. Ang lecithin, merong important role sa pagpapasigla ng memory. Itong lecithin, ito'y maganda sa mga dementia and Alzheimer's disease. Pag mabagal ang pag-iisip mo, para ma-improve ang memory mo, para mag-provide sa katawan mo ng ingredients, para mag-produce ka ng neurotransmitter na acetylcholine, ay ito po kasi neurotransmitter na acetylcholine, responsible siya sa memory storage at para ma-retrieve yung memory mo. Kaya maraming area ng brain para ma-stimulated, maging aktibo siya, kailangan meron kang lecithin. 30% composition po ng brain natin ay lecithin. Inom ka, isa sa umaga after almusal, isa sa hapon, alam mo anti-aging pa to. Hindi ka magiging ulyanin at makakalimutin. At natatagal ang yung mainitin ng ulo mo. Kaya sa mga estudyante na nagsisipag-aral, maganda po mag-take kayo ng lecithin. Kaya pag nag-edad na tayo ng 40, anyos pataas, lalo na kung meron kayong lahi ng Alzheimer's disease, magsimula na kayo mag-take nito. Tapos so, itong ating charcoal, no? Ang ating charcoal, inom ka ng tatlong activated charcoal up 2 hours after na maghapunan. Itong activated charcoal na to, nagtumutulong sa ating kidney para ma-filter out yung mga undigested toxin at drugs, nagpe-prevent ang hangover. Kaya sa mga umiinom ng alak, nagsasuffer ng hangover, pag uminom pa ng activated charcoal, nakakaalis yun sa mga nalason, sa mga kinakabag, sa mga nagda-diarrhea, na food poison, maganda pong activated charcoal. Nagsusukatae, maganda pong mag-activated charcoal. Pantanggal din ito ng bad breath. Sa mga overdose sa gamot o kaya sa mga drug addict, pwede itong makatulong para tanggalin yung masamang epekto ng pinagbabawal na gamot sa sistema natin at mawala ang yung pagiging addict. So, charcoal, 3-2 hours after maghapunan. Sa mga nasugatan, to prevent tetano o nakagat ka ng aso o pusa, hugasan mabuti ng tubig at sabon. Pagkatapos po ay lagyan mo ng activated charcoal at iinom pa rin ng activated charcoal. Yun ang mga ating fish oil, na hapo ka, hinihingal ka, sabi ng doktor may bara yung puso mo. Ito pong omega 3 fatty acid, ito'y fish oil. Ito'y nare-reduce ang blood pressure, ang high blood mo, ang cholesterol, triglycerides. Ang omega 3 fatty acid, nababawasan ng panganib sa heart attack, stroke, and death from heart disease. So available po yan sa ating Lagman building. Every Thursday po, 10 to 12, ako'y magbibigay ng seminar. Itong seminar na ito, tungkol sa inyo, tungkol sa sakit nyo. Bukod dun sa naririnig nyo sa akin sa radyo at yung mula sa pag-care ng doktor ninyo, pag nagpunta kayo sa akin, sisilipin ko mata nyo. Pero tanda nyo, hindi ako nagda-diagnose ng sakit. Doktor lang ang nagda-diagnose. Pag nagpunta kayo sa akin, pag sinilip ko mata nyo, malalaman natin bakit lumalala yung sakit nyo. Kasi po, nagbabago ang kulay tsaka shape ng mata nyo sa kung anong sakit meron kayo. So, punta lang po kayo, free naman ang ating consultation tsaka seminar. Every Friday po yan, 10 to 12, punta po ako sa Lagman Building. Ano? Ngayon, tuloy natin tungkol sa sinisikmura. Hindi nyo po ba alam yung yung pinagpakuluan sa bigas. So, pagka magluluto kayo, magsasain kayo ng kanin, dagdagan nyo yung tubig. Pagkatapos, pag kumulo na po yung niluluto nyong bigas, yung tubig, yung sobrang tubig,
kunin nyo. Ito pong amna ito, yung tawag natin ay rice milk. Ito'y nagsisilbing demulcent. Pag sinabi mong demulcent, ito'y nagre-relieve ng minor pain. Isang sangkap nakakabawas ng pamamaga ng sikmura sa pamamagitan po ng pag-inom ng no? Yung lining ng ating sikmura, ito po ay nare-relax. Yan. Kaya magkaya yung mga anak po, yung mga baby, yung kabagin, yung milk na iniinom nila, haluan po ni, yung milk, yung yun, lagyan mo ng milk. Yan. Yung milk na iniinom nila, haluan mo ng Maganda po yan sa mga batang kabagin o kaya tayo mismo yung kinakabag, mag-take po kayo ng Alam mo yung herbabuena, maganda yan sa sakit ng tiyan. Nasubukan ko na po ito, nagtanim kami ng halaman, herbabuena. Nilinis kong mabuti yung herbabuena, tapos inalis ko yung matulis, tinalupan ko. Tapos, hinugasan ko, tapos chinap ko ng pino-pino. Ito'y ninunguya ko. Alam mo yung likido na lumalabas sa herbabuena, ito po ay maganda to sa sakit ng tiyan. Ito'y maganda sa kabag at panga hindi natunawan ng pagkain. Kaya po yung herbabuena na to, pag masakit ang sikmura mo, ito po ay maganda sa sikmura at saka tiyan. Kung meron kayong mabiling herbabuena tea, bili kayo, inom kayo po nun. Okay? Paalala mo na sa best oil. Ako pag sinisikmura ako, ito pong best oil na ito, pinapahid ko sa sikmura ko. Ito po kasing best oil na to, ito'y galing sa halamang gamot tulad ng eucalyptus, sambong, luya, kakapulko, oregano, lagundi, tanglad at iba pa. Ito'y subok na mabisa sa sakit ng ulo, sa sipon, sinusitis, ubo, pamamalat, stiff neck, kabag, dysmenorrhea, almoranas, polikat, varicose vein, patay na kuko. Halipunga, eksema, pigsa, allergy sa balat. Kate, dahil sa hagat ng eksekto o kinukuto ka, o may lisa ka, may mild stroke ka, maghaplos ka nito. Para sa ganun ay nakakalis ito ng pagod at sakit ng katawan, pati sakit ng ulo. Iwas dengue at malaria kasi pag naghaplos ka nitong ating best herbal oil, hindi ka dadapuan ng lamok. So available po ang ating best herbal oil sa Lagman Building. Mabisang pang-impis ito ng bugbog at maga na kapag paparelax ng muscle. So pwede itong i-deliver through LBC sa inyong tahanan. Pwede po kayo mag-message sa akin sa ating Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Okay? Ito rin ang sabi, yung mainit na lemon water. Yung lemon, hugasan mo mabuti yung lemon. I-slice mo ng 4. Yan. Lalo na po sa mga na-empacho. Ito pong lemon na to, makakatulong para maibsa ng pananakit ng inyong tiyan. O yung mataas na acidity ng lemon, ito'y nagpapalakas ng sikmura, maglabas ng hydrochloric acid na siyang tumutunaw sa pagkain. Sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng hydrochloric acid sa tiyan, ito'y ginagamit sa pantunaw ng pagkain. Ito po'y makakatulong sa atin. Kailangan mo lang isang buong lemon and then hugasan mo lang mabuti tulad na sabi ko, hatiin mo sa 4. Tapos, ilagay mo sa mug. Lagay mo sa mug. Diba, pag nagko-coffee ka, mug yung ginagamit mo. So, yung 4 na lemon, ilagay mo sa mug. Buhusan mo siya ng 2 tasang tubig, yung kumulong tubig. Hayaan mo lang ng 10 minuto yung kumulong tubig doon sa lemon na yon. Para mainom mo, syempre pinapalamig mo yan. Yun, ito'y maganda sa sakit ng tiyan. Yan po'y mga payo mula sa ating Natural Remedies Encyclopedia. Kaya mas maganda, magkaroon kayo ng aklat nito, 4,800, 430 diseases and disorder, at mga 11,000 home remedies ang cover nitong ating National Remedies Encyclopedia. Itong ating kilalang kilala yung salabat. Ito pong salabat na ito, nakakapagpa-relax ng kalamnan ng tiyan, no? Kaya maganda, inumin ka rin ito. Kaya ngayon, kapag masakit ang tiyan mo,
ay kailangan bawa may kasamang pagsusuka, pagkahilo, paninilaw ng balat, pamamaga ng sikmura, hindi ka makaupo, di ka makatayo ng tuwid, no? Ang sakit-sakit. Kaya dapat ito yung magbisita ka sa doktor para maiwasan po yung komplikasyon. Kaya meron po kasing iba't ibang uri ng sakit ng sikmura. Kaya ngayon, pagka, para maiwasan natin ang sakit ng sikmura na may kasamang kabag, kadalasan naiipon yung ano, yung, hindi makalabas yung hangin, yung kabag, no? Pag naipon yung hangin at hindi makalabas sa tiyan, eh sinisikmura ka, sumasakit ang tiyan mo. Ang gawin mo lang, inom ka ng tubig na mainit. Kasi yung tubig na mainit, ito po ay nakakapag-activate ng digestive tract. Ito'y lubricant para manatili ang digestion mo na mag-function mabuti. At ang tubig ay tumutulong para yung pagkain mo ay mailabas galing sa tiyan, papunta sa bituka mong maliit. At saka ang digestive organ mo, pag meron kang tubig na mainit, madali mong ma-eliminate yung latak ng digestion. Tapos maglakad ka ng 30 minutes up to 1 hour bago ka kumain. Kaya po ang aking ginagawa, 30 minutes bago magapunan o 1 hour bago magapunan, maglalakad ako. Kasi yung walking exercise na to, tumutulong sa digestive system mo na magtrabaho. Kaya pagka ikaw ay naglakad o nagdancing-dancing, pinapanatili niya ang digestive tract mo na malusog. Pagkatapos, hinga ka ng malalim. Pagkatapos mong kumain, hinga ka ng malalim. Kasi yung paghinga mo ng malalim, maraming oxygen makakarating sa katawan mo at sa digestive system mo. At nag-i-increase ang blood flow dahil nag-breathing exercise ka, nag-i-increase ang blood flow, nag-i-encourage ito ng intestinal action para mag-improve ang overall digestion mo. Kaya pagka kayo ay pagkatapos mong kumain, huminga ka ng malalim. Pag sumasakit ang tiyan mo, humiga ka. Pagka huminga ka ng malalim, mag-massage ka ng best oil, tapos i-massage mo ng pababa mula sa sikmura mo, i-massage mo ng pababa hanggang dun sa dito sa pusod mo. Yung tagiliran mo, massage mo papunta dun sa pusod mo. Kaya inuulit ko, uminom kayo ng tubig na mainit o kaya herbal tea tulad ng salabat, no? At saka kung maaari sana, iwasan natin yung paulit-ulit na pinapainit yung tirang pagkain. Kasi baka panis na yan, nakain mo pa, o kaya inamag na yan, kinain mo pa yan, kaya sumasaktan tiyan mo. Kaya mas maganda yung leftover na pagkain, minsan mo lang siya kakainin, hindi yung umabot na po ng isang linggo, painit ka lang ng painit. Kaya minsan pag kumakain kayo sa restaurant, hindi mo pala alam, eh isang linggo na yung inihain sa inyo, eh panis na, inamag na, pinakulo lang. Tapos kakainin mo, sasakit ang tiyan mo. Kumain ka lang ng simpleng pagkain, halimbawa isang kanin, isang gulay, isang isda, or meron kang, yun naman ang paborito ng mga protein, no? At saka ito, kumain ka ng prutas, pagitan ng pagkain. Kasi pag kumain ka ng prutas, habang kumakain ka, kasi sa dami ng fiber nila, maka hindi ka matunawan, mahina ang digestion mo. Kaya mas maganda ang pagkain mo ng prutas, pagitan ng pagkain, tsaka humihigop ka ng mainit na sabaw. At saka kumain ka in a peaceful and relaxed environment. Peaceful environment. Huwag kang nanonood ng TV habang ikaw ay kumakain. Huwag kang magbasa, huwag kang magte-text, huwag kang sa tapat ng laptop mo habang ikaw ay kumakain. Alam mo, maraming stress nagko-cause ng abdominal pain. Kaya pagka ikayo ay merong short-term stress, sumasaktan tiyan mo, nasusuka ka at naduduwal ka, nagdadiarrhea ka. Yung long-term stress naman, nagpapa-aggravate ng chronic disease tulad ng irritable bowel syndrome and heartburn, no? At saka kailangan ang pagitan ng pagkain mo, 4 hours, kumain ka ng 7 o'clock in the morning, 8, 9, 10, 11 ang susunod mong meal. Tapos 12
1, 2, 3, o kaya ang 4 o'clock, yun ang hapunan mo, no? Kaya, kaya sabi ko nga yung prutas, na meron silang sugar na tinatawag nating sorbitol, ito nagkukos ng gases. Kaya pag kumain ka ng prutas, tapos kinabag ka, yung po'y dahil sa sorbitol. Kasi ang mga prutas, meron soluble fiber. Pag dumating doon sa large intestine, nagpo-produce ng gases, yun ang byproduct nila. Kaya, eto pa, huwag kang kakain ng napakarami. Tumigil kang kumain hanggang magana kang kumain. At pagkatapos nito, pagkatapos mong kumain, mag-relax ka for a few minutes. Upo ka, mag-relax ka, at huwag ka munang magagagalaw, magkikilos pagkatapos kumain. Kasi ang tiyan mo, nangangailangan siya ng big amount ng dugo para ma-digestion. So, pumunta lang po kayo sa ating every Friday. Ako'y nasa Lagman Building kung dahil siya magpa-check up. Ano man sakit, taglay kayo, makita nyo akong personal every Friday, 10 to 12, puntahan nyo ko. Pero every Thursday din, open din ang ating center sa Lagman Building para makabili kayo ng ating mga produkto, no? Okay, so ang ating pong ugaliin nyo palagi ang makinig sa akin, 7:30 to 8, Monday up to Friday, DWBL 1242 kHz, Patnubay sa Kalusugan. Hanapin nyo ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-like nyo yon. Kung nanonood kayo sa Facebook, i-like at i-share ninyo. Hanapin nyo rin ako sa aking YouTube channel, Rosal Ponzo. I-click nyo yung subscribe para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Ako'y merong paaralan sa Noveleta, Cavite. Ito po yung Patnubay sa Patnubay Academy. Dito kayo pong mga taga-Kawit, Noveleta, Rosario, Cavite City, mag-enroll nyo ang inyong mga anak. Kami nag-o-offer ng kinder hanggang grade 10 para matuto sila ng mabuting kalusugan. Bumisita rin po kayo sa Lagman every Thursday 2 to 4 para makabili ng products. And then 10 to 12 every Friday, ako'y nandun para sa consultation. Sa ating food for thought, aking i-share ang James chapter 5, verse 16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng iyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Manalangin ka ng taimtim sa Diyos at panghawakan mong mabuti ang iyong pananampalataya. Kaya unuulit ko, sabi sa James 5:16, therefore, confess your sin to one another and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful. Ang mabuhay sa mundo kasama ng ating kapwa, ang kapwa mananampalataya, hindi maiwasan na magkaroon ng hidwaan, sama ng loob, di pagkakaunawaan, nagkakaroon ng alitan. Kaya ang payo, maghayagan kayo ng iyong kasalanan sa bawat isa, may panalangin ng bawat isa upang kayo magsigaling, at ang panalangin ng isang matawid na tao ay makapangyarihan. Ibig sabihin nito, pag kayo mapagpatawad, at kailangan daw po ito yung maghayagan kayo ng pagkakamali ninyo, huwag manisi, huwag magalit, iwasan na, kundi magdalangin ang bawat isa upang magkaroon ng pagkaunawaan, magkaroon ng kagalingan ang inyong relasyon. At ang inyong panalangin ay magiging powerful. Manalig ka lagi sa gabay ng Diyos, sabi sa Psalms 37:3, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay manirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Kaya kapag kayo ay iwasan mo ang pagkagalit, sa verse 37, verse 8, iwasan mo ang pagkagalit at ang poot, huwag kang maghimutok, ito'y naghahatid lamang ng kapahamakan. Sa verse 11, ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisiyahan ng kanyang sarili sa lubos na kasaganaan. Kaya ang salita ng Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa pagpapahayag ng ating kasalanan at kahinaan sa Diyos at magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin upang tayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Lubos magpasakop tayo sa Diyos, ganap na makita ang tunay na kaligayan. Alalahanin natin, malaki ang nagagawa ng maningas sa palaan ng taong matuwid. Hindi ka magiging matuwid kung hindi ka mapagpatawad. Pag hindi ka marunong kumilala
sa iyong sariling kasalanan. Magandang umaga po, ako si Ma'am Rosa, nagpapaalam, nawa ang pagpapala at patubay ng Diyos sa sumatin sa buong maghapon.